Malayo pa man ang susunod na laban ng Team Pilipinas para sa fifth window ay pinapasakit na ang ulo ni Coach Yeng Giao kung sino nga ba ang kanyang tatanggalin sa kasalukuyang lineup. At kung sino ang kanyang ipapasok sa mga Gilas players na pwedeng makapaglaro galing sa kani-kanilang suspensions. Kung ako ang tatanungin mga Chong ay ang unang papalitan ko sa lineup ay si Mr. Howie Ian Sanggalang. Tinawag ko ngang Mr. Howie itong si Sanggalang dahil noong laban natin sa Iran ay hindi ito halos mapasahan ng bola kakahawi ng kanyang buhok. Marahil napansin na nga ito ni Coach Yeng Giao kaya noong sumunod na laban sa Qatar ay nakatali na nga ito. Ang dapat ipalit sa kanya ay si Troy Rosario. Sa tingin ko ay mas mahusay talaga maglaro si Troy at sigurado makikipagbanggaan ito sa ilalim. Sumunod ay si Paul Lee para nga kay Jason Castro. Maganda din naman ang nilaro ni Paul Lee noong mga nakaraan pero sa tingin ko mas kakailanganin natin si Jason Castro sa ngayon. Papalitan din natin si Bo Belga para kay Terence Romeo. Andyan naman na si Greg at Junmar para punan ang ating pangangailangan sa big men kaya idadagdag natin si Romeo para mayroon tayong isang legit scoring machine. Out naman si Stanley Pringle at ipapasok natin si Andre Blatch para sa ating naturalized player. Though hindi na nga maganda ang mga huling performance ni Blatch ay bibigyan pa rin natin siya ng pagkakataon para patunayan kung anong meron siya. Si Junmar Fajardo ay papasok natin kapalit ni Gabe Norwood. At si Greg Slaughter naman ay para palitan si Asi Taulava. Narito nga sa tingin ko ang dapat na maging Final 12 ng Team Pilipinas this coming fifth window. Scottie Thompson, Jason Castro, Terence Romeo, Alex Cabagnot, Marcio Lassiter, Matthew Wright, Japhet Aguilar, Greg Slaughter, Junmar Fajardo, JP Eram, Troy Rosario at Andre Blatch. So ayan mga Chong, kung kayo si Coach Yeng Giao, ano ang magiging Final 12 mo para sa susunod na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers? Tara na't pag-usapan natin yan sa comment section. Subscribe na kayo mga Chong para updated sa mga sports happenings.